Thank you, Mr. President. Madam Secretary, magandang hapon po. Magandang hapon po. Madam Secretary, hindi na po sana ako magtatanong. Kaya lang, bihira ho kami magkaroon ng testigo na kalihim. Kaya lahat ho ito ay paglilinaw lamang. At sana po, pagbigyan niyo kami, no? Kanina po, gusto ko lang sanang susugin yung mga issue na ni-raise ni Senator, kagalang-galang Senator Lacson. Itatanong ko lang kung itong, kung hindi batas ang naging basehan ng pagpipigil nung pag-alis nung balak akusahan. At sabi nga ninyo itong Department Circular Number 41. Madam Secretary, ito po ba ay na-publish para alam ng mga apektadong ahensya? Opo. Opo, Circular Number 41. Na-publish po ito. Opo. Opo, salamat po. Pangalawa po, kung ito ang ginamit, kung itong Circular Number 1 ang ginamit para pigilin yung pag-alis ng magiging akusado sa pamamagitan ng watch list order na nagpigil sa paglisan, kailangan po bang probable cause para i-apply ito? Hindi po under Circular Number 41 kasi... Opo, dahil hindi nga ho nakasama sa Section 2 no, ng Circular 41. Not necessarily. Dahil nga po, one of the instances na pwede po kami mag-issue ng HD or WLO is kapag ang isang respondent ay undergoing preliminary investigation. So kung hindi pa po tapos ang preliminary investigation, wala pa pong determination of probable cause. Opo. I'll take your word for it. Opo. Madam Secretary, kwan ho ito, no? Alam nyo naman, hindi tayo abogado. Alam naman ninyo kung saan tayo nanggaling. Kapag nag-order ang Korte Suprema at ibig nitong masunod yung order niya at hindi sinunod, ano ang gagawin ng isang Korte Suprema? Saan siya tatakbo? Saan siya dudulog? Meron yung mga inherent and implied powers or even express powers ng Senate, ang Korte Suprema na pwede nga pong ipa-contempt ang isang litigant na hindi sumusunod sa kautusan ng Korte. Pero yun po, I'm not trying to beat the issue to death, no? Pero medyo protracted ho yun, no? Matagal, bago mapatupad dahil maraming proseso na dadaanan. Is that an accurate? Opo, dahil well, kasi nga po ipapa-explain muna. Opo. Yung litigant concerned na hindi sumunod, so may due process din po. In short, sa madaling salita po, medyo matagal. Depende po yan sa action. Okay. Compared to pag kayo po ang nag-utos at saka ibig niyong ipatupad. Obviously, hindi ho nakaalis yung akusado, no? So in other words, yung option sa inyo bilang kalihim ng Department of Justice, mas mabilis na susunod kisa sa dun sa utos ng Korte Suprema. From a layman's point of view po, pwede hong ipaliwanag ninyo kung paano ko ito iintindihin o unawain. Opo, tama po kayo yung punto nyo po kasi syempre pag bibigay din ng mga kautusan ng Department ang Secretary of Justice katulad nga po ng HDO or WLO ay yan ay pinapaalam kaagad sa Bureau of Immigration. And then so kung ano pa hong mga pwede na gawin ay yung Secretary of Justice having control and supervision over not only the Department of Justice proper but also the attached agencies. And therefore pwede hong natutupad kaagad yung pinag-uutos ng Secretary of Justice. Opo. Anyway po, ang na-invoke natin doon is national interest, which is very clear naman. Opo. Ngayon po, Madam Secretary, I'll go to what I really want to ask you. No? Alam niyo po, talagang sinamantala ko ang pagkakataon na ito dahil dati po kayo ang chairman ng Commission on Human Rights. Opo. Okay. Actually, Secretary, pareho ho yung pinanggalingan natin. Kaya lang ako ho dun sa kabila, no? I was on the receiving end.
At kailangan po huwag natin ito makalimutan dahil it will be tragic if we forget. Tulad po in your case as a chairman of the Commission on Human Rights, sa inyo ho tumatakbo yung mga biktima ng extrajudicial killings, yung mga involuntary disappearances. Hanggang ngayon ho, dala ninyo yan sa inyong pag-iisip at puso. Opo. Yung karanasan ninyo bilang chairman ng Commission on Human Rights dun sa mga tumatakbo, yung walang matakbuhan. Opo, I remain to be a human rights advocate and defender. Opo, hindi ho nawawala sa pagkataon ninyo. Opo. Ako naman po iba. Alam niyo po, nag-imbento ng intelligence report, there is no, this is just my opinion, no? There is no known legal defense against a fabricated or inaccurate intelligence report. Lalo na kung i-invoke yung national security. Kulong ka muna bago ka bigyan ng pagkakataon magpaliwanag kung bibigyan ka ng pagkakataon magpaliwanag. Ganun po ang karanasan ko. Yun nga ho, kinausap ko lang si Senator Trillanes with my national recovery program, minasama na yun. No. But that's behind us now. Dito po sa Constitution, wala naman ho akong ibang mabasa dahil nahihirapan ho ako magbasa at saka umunawa, no? Yung Article 1, after the preamble, nakalagay national territory, Article 2, Declaration of Principles and State Policies, Article 3, Bill of Rights, kagad. Dito ho, impact ho yung isang prinsipyo na itinanong ko sa prosecution at sa defense. Sabi ko, dito ba sa trial na ito, kahit na sui generis ito, political process, tayo ba ay magkakasundo na isa sa mga prinsipyo na hindi natin dapat bitiwan, yung presumption of innocence? Pumayag naman sila. Totoo raw. Kayo po. Yes, there's always a constitutional presumption of innocence. Okay na ho yun. Dahil ito po, Section 14. Mr. President, may let the Senator continue. Okay. Yung pungkwan, presumption of innocence, Section 14. Pero yung probable cause ay Section 2. In other words, sa priority, ayon sa aking pagkaunawa, dito ho lahat umiikot, no? Ngayon po, itatanong ko lamang, no? Madam Secretary, malinaw naman sa inyo na itong kaganapan ngayon, itong prosesong ito, ang nag-uudyok dito, hindi paghihiganti. Opo. Okay. Justisya. Opo. Rule of law. Dahil kung ang nag-uudyok dito ay paghihiganti, ang rule natin is no rules. Definitely. Free for all. You can Opo. Say or do anything you want. Sa paghahanap natin ng katotohanan at justisya, hindi po pwedeng either or ito, no? Gusto nating parusahan yung mga nagkasala nung nakaraan. Pero gusto rin natin na wag na itong maulit. Yung po ba itama? Opo. Hindi ho ito either or, no? Yes, sir. Yes, Your Honor. Alin ho rito ang mas matimbang? Dahil political process nga ito, at hindi lang political process, kundi sui generis pa. Ang palagi ho matimbang sa aking perspektiba bilang Secretary of Justice ay yung mga prinsipyo ng truth, justice, and accountability. Yan po palagi. Ano ho ang pinagkaiba sa inyong pananaw ng paghihiganti at hustisya? Hindi ho yung technical definition. Kaya ho ba natin sa korteng ito mahimay, mabasa yung nasa puso at pag-iisip nung nasasakdal, nung prosecution and defense, kung nasusunod pa ang linyang ito that distinguishes between revenge, paghihigante, at hustisya? Siguro po naman, Madam Secretary, alam niyo po kasi, ang hirap-hirap para sa ating lahat, lalo na yung Senator Judges, na pagdaanan ng prosesong ito. Di ba? Kayo ho, hindi ho ba kayo nabibigatan? Talaga naman ho, napaka-importante nitong proseso na ito
this is, you know, this is very, this is historical. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng ganitong proceedings involving Chief Justice. At kaya nga po, nandyan ang proseso, nandyan ang konstitusyon, at nandyan po kayo as Senator Judges. And ang mga facts po ay naibibigay sa inyo. And nandyan po yung articles of impeachment, kung ano po ang mga nakukuha natin na mga ebidensya ngayon o mga pananaw natin, yun po ang magiging basihan. And of course, yun nga ho, pag-uusapan nyo pa kung ano ang magiging quantum of evidence, although nalinaw na po yan ng presiding officer na hindi ho ito pwedeng proof beyond reasonable doubt dahil hindi nga po ito criminal case. Dapat ho mas bababa ang batayan. Now, so talaga hong mabigat itong proseso na to. Very critical. Opo. Kaya ho ko sinabi, kaya ko tinanong kung nabibigatan din kayo. Dahil okay lang po kung procedurally we divide the house. Majority rules. No? Ang problema ho eh, parang we are dividing the country already. That's what... Hindi po. That's good that you feel that way, no? Dahil in order to avoid any perception that the ultimate objective of this trial is other than the rendition of justice, kahit na liberal ang pag-apply ng rules, wag lang natin galawin o pakialaman yung ultimate rule, which is the Constitution. Do you agree? Opo. Okay. Dito po sa parting ito, ibig ko lang i-inject yung sinabi ni former President Ronald Reagan, no? Of course, sabihin natin eh, Amerikano yon, wala naman siyang kinalaman dito. Pero he is considered the great communicator. In fact, though, is only the only president I know, former president, for whom an aircraft carrier was named while he was still alive. So, kailangan ho kahit papano, tingnan natin kung may mapupulo tayong aral. Sabi niya ho ito, no? Protecting the rights of even the least among us is basically the only excuse the government has for even existing. Isang karapatan ng isang pinakamaliit sa atin. Yun lang ang buong dahilan para manatili ang pamahalan. Would you more or less agree to this? I would generally subscribe to that. Okay. Now, every citizen has rights. Lahat po tayo may karapatan. Individual na mga karapatan. Ang Estado po, meron din mga karapatan. Okay. So may mga usapin po na kailangan po nga natin binabalanse yung mga individual rights or individual interests as against the higher interests of the state. Minsan po, o kadalasan, hindi po madaling sagutin ang hindi po madali ang pagbabalanse. Opo. But as a constitutional principle, when you invoke the balancing of interests, kayo na rin ang nagsabi kahapon. Pag in-invoke yung the right to life, tabi lahat. Tama ho ba yan? That's the highest form of right under the Bill of Rights and under the Universal Declaration of Human Rights. Tama ho yan. So, you agree? Opo. Okay. Kaya naman, sa Section 1 ng Article 2, no person shall be deprived of life, liberty, or property. If you notice po, Madam Secretary, the sequence, no? No person shall be deprived of life. Opo. Second, liberty, property. May itatanong lang po ako, tinanong ko na rin ito, presumption of innocence. What about presumption of honor? Yung bang may akusado, pero bakit naman pati yung mga anak at apo eh, tinatamaan na rin? Yung ba ay katanggap-tanggap sa atin o sa'yo po bilang Secretary of Justice? Okay lang ba yan o paano po? I mention this because I think once upon a time, you and I have been exposed to this. No? You have been exposed to this. Pag dumulog sa'yo yung walang kalaban-laban, di ba? Hindi mahanap yung anak, hindi mahanap yung family member, hindi ba life ang pinag-uusapan dito. So, gusto ko lang sariwain yung alaala natin para hindi natin ito makalimutan. No? So, ano po ba ang pananaw ninyo rito? Dapat po bang idawit dito sa pagnanasa natin na
mahanap yung katotohanan at justisya? Well, meron nga hong presumption of innocence. Oh. At kaya nga po dumadaan tayo sa ganitong proseso. Kaya nga po yung prosecution ay nag-represent ng ebidensya. So, yung presumption of honor naman po, dignity, yeah, well, dignity and honor is also within, it's within every person. But when you lose that honor, you're dead. Honor is... Sir President, Madam Secretary, in a previous lifetime, I think in your profession also, no? Honor is more precious than life. And yes, recent history has taught us that people sometimes take their own lives when their honor is jeopardized. And the future of their children and grandchildren are put in jeopardy. You agree? 100%, Your Honor. Okay. Honor really is more important than life. Last question, Madam Secretary. So, let's just put this on record. Sa tingin ho nyo, so far, prosecution pa lamang po ang nagpipresenta, ito hong prinsipyo ng probable cause ay nasusunod naman. Ibig kong sabihin hindi natin binaliktad. Hindi ko pinupuna ang prosecution dito. Hindi pa naman nagpipresenta yung defense, no? Ibig sabihin, sa kaloob-looban ng puso natin, applying all our standards, ultimately leading to an application of a judgment call which we call calibrating our moral compass or conscience, naniniwala tayo na probable cause, no? Malamang may krimen na naganap. Hindi natin yung halughugin muna natin lahat, baka sakaling may matagpuan tayo na probable cause o ebidensya. Hindi ho natin binaliktad dito. So I'm asking you, Madam Secretary, Secretary of Justice, former chairman of the Commission on Human Rights, na so far sa proseso, sa inyong obserbasyon, sa pagdalunin ninyo rito bilang testigo, nasusunod pa itong nasa Section 2, no? Na the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches of whatever nature and for any purpose shall be invited, and so on and so forth, except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination, and so on and so forth. Naniniwala po kayo na ito ay nasusunod at hindi nilalabag? Mahirap po yung tanong nyo, ano po? Because if you are citing that provision, and therefore it relates technically or legally to searches and seizures, and therefore there must be a probable cause. Now, baka po ang ibig yung sabihin, yung mga pangyayari o yung mga developments po dun sa pagtackle ng Article 3 or Article 2, na yung mga certain issues that arose because of objections to how certain evidence, or that, no, not evidence, but certain paper as attached to the request for subpoena, and the sensitive matters with the principles or the rule of non-disclosure of deposits. Now, hindi ho natin yung... Wala ho tayong pinag-uusapan na search and seizure dito. Yung I'm not sure if that's what you were, kasi mahirap po nga, very very broad nga po yung yung tanong. Madam Secretary, pasensya na ho kayo dahil hindi ko ho ito tinatanong para sa sarili ko, no? Tinatanong ko ito para sa napakaraming nanonood na nagsusumikap na maintindihan at maunawaan itong proseso. So generally po, timbangin na lang nyo, naniniwala kayo na itong devoid of all the legal and technical aspects, nasusunod pa naman ito sa tingin ninyo? Nasusunod pa po yan. With the permission of the gentleman. Sa tingin Madam ko Secretary, po. Kaya palagay ko ang tendency ng tanong.
the inviolability of persons, papers, and effects. That's guaranteed by the article or section mentioned by the distinguished senator judge. Yung issue ho kasi kung whether or not na-violate nga po yung secrecy or confidentiality ng mga bank records, ay hindi pa ho natin yan pwedeng hindi ho ako pwedeng makapagsabi noon. Ano po, hindi pa naman ho malinaw eh. Yung, kasi ang, well, based on yung, hindi ko naman ho kasi masyado talagang na-monitor po yung dito sa impeachment. But yung tungkol nga po dun sa paano nalaman o paano nakuha yung papel na yon na naka-attach dun sa request for subpoena. Now, and therefore, it would go into the issue of the admissibility. Eh, ang subpoena po, sa pagkakaalam ko po, ay hindi naman kailangan na merong attachment ka o may batayan ka. And especially if we consider the fact na because of that principle or the rule of confidentiality of bank records or bank accounts, hindi mo naman talaga pwedeng matukoy kung ano ang mga accounts na yon. So, if there is such a piece of paper na kinikwestiyon o pinaghihinalaan yung source, ay ibang usapin po yon. Not with respect to whether or not we can admit the evidence obtained on account of or obtained through the search warrant. Not search warrant, through the subpoena. Wala ho tayong search warrant na pinag-uusapan dito. It's the subpoena. Madam Secretary, ito, panghuling tanong na lang po. Pasensya na ho kayo, no? Dahil tinanong ko po yun dahil tungkulin ng Department of Justice sa pamamagitan ng inyong mga subordinates ang alamin o i-determine yung probable cause bago ito i-file sa korte. Kaya napakabigat po nito dahil once may probable cause na, tuloy na. Opo. Opo. Madam Secretary, maraming salamat po sa pasensya ninyo. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Floor Leader. Mr. President, Senator Estrada.